But after na, ako na naman po uli. Ang next po nito, di ko po alam kung klase po ito ng caladium. Kasi nga, sa dami ng klase ng caladium, di ko alam kung caladium din to. Ay, nasa na naman po may mag-comment sa akin kung anong pangalan ng mga ganito. Kasi ako po nagbablog lang para po sa ganda, sa ano, pero hindi ko po ma-search kung ano yung pangalan. Kasi hindi ko po talaga alam kung anong isi-search kong name. See to it, and then comment na lang po sa akin kung anong pangalan nito, so I know po. Thank you. Ito na po siya. Ayan, binigay po sa akin yan ng asawa ng vice mayor namin dati dito. Vice mayor namin hanggang ngayon. Binigay po siya sa akin kasi, pero hindi ko alam yung pangalan. Sobrang white. Ayan o, sobrang white po talaga yan. Lalo pag exposed sa araw. Pag ano, hindi nyo po siya ganun in-expose sa araw, hindi po nagiging puti ang dahon yan. Nagiging green. Ganito. Pero sobrang exposed siya sa araw, yung talagang tapang ng araw na andun siya lagi. Halos maging puti po siya lahat. Halos lahat na siya puti. Ayan o. Ganyan po siya pag sobrang exposed sa araw. May halo pong ano, tanim yan. Kasi nga itong tanim na ganito, ang tawag sa amin ito sa waray arum-arum. Kasi may bulaklak po yan. At ito po nalalanta, anong inaano ng hangin. Nahangin po yung bulaklak niya. Tapos kumakalat kung saan-saan. Tumubo siya sa ganyan. Ako po, feeling ko kasi sa halaman may buhay. Ayoko nang pumapatay ng halaman. Kahit sumiksik siya dyan, di ko siya pinatay. Inantay ko po siyang, naantay ko na lang niya na tumanda, tsaka ko siya papatayin. Naantay ko siyang bumulaklak. Kawawa naman kung papatayin ko. Ganun po ako. Ayoko po nang basta-basta tinatanggal yung halaman para patayin. Para lang sa ikagaganda ng iba. Ayoko po yun kasi feeling ko talaga may buhay din yung halaman. Pag pinatay mo siya, parang pumatay ka rin ng tao. Yun po yung feeling ko, ewan ko sa iba. Pero ako, ganun po talaga ako. Pag tinanggal ko naman po sila, kuwari, hindi sila maganda. Dapat tanggalin ko sa isa kasi hindi sila combination. Itinatanim ko rin po sa iba. Basta hindi ko siya itatapon, hindi ko siya ipababayaan. Nahayaan ko po siyang mabuhay uli. So, kung matanda na siya, ano, doon ko po siya tatanggalin. At next tayo, balik tayo sa ating topic. Itong halaman na to, ayan. Alam niyo po, ang ganda talaga nito. Sobrang ganda. Sa sobrang ano, ng init ng araw dito sa amin, ayan o, naluluto. Parang mas gusto ata nila yung maulan. Tapos yung lugar pa namin, mahirap sa tubig. Kaya ayan, halos di ko sila madiligan. Pero nakikisama naman, ayan nga o, may bago na naman uusbong na dahon. Ito po ano, kahit hindi mo naman siya, low maintain po ito, kahit hindi mo siya ganun alagaan, kahit, pero dapat talaga dinidiligan mo kasi naano yung dahon nito eh. Alam mo yung taong hindi mo inalagaan, parang sobrang ganta yung laging pakaramdam sa sarili. Ganun po ito, ganun po siya, parang gumaganon yung dahon, parang walang buhay, pero pag alaga mo siya, babalikan ka din naman ng ganda, ang ganda oh, ganyan siya kasi, ako, umaga't hapon, dilig ko nito. Pag-ising ko ng umaga, yung hindi pa ganun katindi yung araw. Yung sobrang, ano pa lang yung araw, doon ko po siya dinidiligan. Ayan, o. Tapos paghapon, paglubog na yung araw, yung mga 4 o'clock, ganun ko naman siya didiligan. Yung hindi na mainit yung lupa, para hindi siya mamatay. Kasi pag ano, di ba yung sa tao nga, may sinasabing pasma na pasma ka. Kasi nalibo ka na mainit pa yung katawan mo, ganun. Ganun din sa alaman, dapat hindi mo siya basain na mainit pa yung galing sa araw. Hindi mo siya pwedeng basain para hindi siya mamatay. Kasi makita mo na lang, parang wala ng buhay, mamamatay na ganun sila. Kaya alagaan ng mabuti. Ayan. Pero tumatagal siya kahit 2 days na hindi mo siya anuhan. Diligan, basta hindi yung ganun katindi yung araw, okay lang. Hindi naman siya madaling mamatay. Low maintain nga po siya. Pwede siyang indoor, outdoor, kahit saan mo siya ilagay. Alam nyo po, kasi perlalo ako, di naman po ako ganun kayaman pa. Wala akong pera. Ayan po, pinutol lang na galon. Pero, tingnan, tigas na ng lupa. Oh, kasi nga, grabing araw dito sa amin. Ayan o, oh, parang pwede na ibato sa tao. Pero nabubuhay naman siya. Alam nyo po yung garden ko, nasa labas po. Tapos yung bahay ko, sobrang dito nga lang ako sa labas ng bahay nagbablog kasi nga dito yung maliwanag, sa loob maulan. Ayan po, ito yung sinasabi sa Jessica Soho na nakakalason. Kaya hindi, i-avoid po natin siya na nasa loob ng bahay tapos may mga bata. I-avoid po natin talaga kasi marami nang nagsabi na nakakalason yung puno niya. Kasi yung puno niya, pag pinutol mo, bukod sa makate yung dagta, yung parang tubig na lalabas dyan, bukod sa makate, sobrang kate,
Eh, yung napo yung talagang nakakalason din sa mga bata pag naano nila. Kahit yung anuhin mo lang yung dahon, ayan, ang pingasin mo ganyan. Siguro, tapos masubo ng bata, baka delikado. Kaya dapat avoid siya sa loob ng bahay. Wag mo siyang, kung alam mong may baby ka na sobrang pasaway, wag mong ilalagay sa loob ng bahay. Ganyan po yung tips ko para sa inyo, sa may mga baby. Pero dun sa malalaki na, yung alam mong maisip na, wag mong galawin yan. Okay lang, nasa loob siya ng bahay. Thank you! Sana po may natutunan.